hindi ko sila mapapaniwala na hindi ako yan. Pero kung kayo, di ba, ako ito, naglilinis ako ng pangalan ko dahil ginamit nga ako, siguro naman hindi nyo isipin na scammer ako. Ang hirap. Kasi hindi ko masusold tong case na to kasi wala talaga ako matrace kung sino. Ang gusto ko lang maging aware sa mga tao, huwag na kayo makipag-transaction. Welcome back to Salvi Malaya's channel. For today's video guys, nais ko pong i-share sa inyo tungkol dito sa isang scammer na ginamit po yung identity ng aking kaibigan upang makapangloko at makapagbinta po ng mga items na wala naman talaga guys. Ayan, sana po, ingat din po kayo sa pagbigay po ng inyong mga IDs na lalo na po sa mga online seller dahil po may chance din po na gagamitin nila ito upang makagawa po ng account gaya po nitong nangyari sa aking kaibigan na ginamit po yung kanyang buong identity upang makapagpangluko at nagbibinta po ng kung ano-ano po guys na mababang presyo at syempre dahil po sa mga ID na naibigay nitong aking kaibigan dito sa isang scammer ay nakakapangloko po siya ng maraming tao para po matigil po itong panglulokong ito guys. Sana po matulungan ninyo po kami na ikalat po itong ating video ngayon para mabigyan din po ng katarungan po itong mga naloko po guys. Ang pangalan po ng scammer po is Gina Marifee na ginamit po yung identity ni Sis Gina Marifee po. Sana po ay magiging aware po yung iba na wag na po kayong umorder or makipag-transaction dito po sa scammer na ito po. Dahil po itong Gina Marifee po ay hindi po totoong siya. Ginamit lang po yung kanyang itong Gina Marifee po ay hindi po totoong online seller, hindi po siya legit dahil po isang scammer lang po siya, ginamit po yung pangalan identity ni Sis Gina Marifee, yung tunay na may-ari po ng identity na ito. Sana po matulungan po natin siya na maikalat po ito at para matigil din po at wala na pong mai-scam pang iba dahil sobrang dami na po siyang na-scam guys. Ayan, dami-dami po niyang na-scam dahil sa ginamit po yung kanyang identity, mga IDs na proof of evidence na isa po siyang legit na online seller. Pero hindi po talaga guys, nalabas lang niya yung kanyang ID nito dahil nung wala po siyang cellphone, nag-ano po siya na hulugan na cellphone, kailangan po mag-send ng IDs, yun doon lang po niya nailabas yung kanyang ID. Sana po sa Rapid Toll po Jessica Soho matulungan po natin si Sis Gina Marifee na mahuli po ang gumamit ng kanyang identity na pang-i-scam isang online seller, na mahuli po ito sana para matigil na rin po ang mga na-pervisyo dito at ma-i-scam. Panoorin po natin guys yung salaysay ni Sis Gina Marifee po sa usaping pong ito. Hi guys, I want to introduce myself regarding to the sa scammer case na yan. So, ako si Gina Marifee. Kasalukuyang nandito ako ngayon sa Malaysia. Nagkatrabaho ako dito for 6 years. So, yung nagulat ako, month of May, may lumabas na Facebook account using Gina Marifee and voice ng scam talaga siya ng tao. Bili siya sa mga tao na mga product bibilhin sa kanya tapos hindi naman niya ipapadala after siyang bayaran. So yung ginagamit niya, ID ko, picture ko, pangalan ko kasi nakuha niya yung identity ko. Bakit?
way back 2019, I go back in Philippines. So, nag-reapply ako since wala akong cellphone that time. Nahihirapan ako. So, and wala din akong pera. So, ayun, nakipag-settle ako sa kanya. Kumuha ako ng installment phone online. Para syempre may magamit ako kasi kailangan ko, diba, nag-apply ako. So, sabi niya sa akin, ma'am, kailangan po ng requirements to valid ID plus selfie. So, yun lang po yung time na nalaman ko na lumabas din yung mga IDs ko. At hindi ko naman po talaga alam na magagamit sa ganitong transaksyon sa panggugoyo ng mga tao, panluloko ng mga tao. Talagang ako po personally is hirap na hirap kung paano namin to mariresolve kasi hindi po talaga namin alam kung sino yung nasa likod nito. Wala po kaming matrace talaga kung sino. Very facile sa akin. Tapos yung, eto na yung nakatransaction ko because binakread ko sa messenger ko at nakita ko kung paano lumabas yung aking, ang aking ID. So, ayun nga. Yun lang, doon lang ako nakalabas ng ID. Tapos, lahat ng ginagamit siya sa transaction niya is yung same way na kung paano ko kunin yung ID ko at kung paano ko siya gamitin as selfie, yun at yun din yung ginagamit niya sa pag-transact sa mga tao. Nagbibigay siya ng napaka-lowest price. So, yung mga tao nag-grab, diba? Sobrang kahirapan ngayon, naghahanap sila ng extra income. So, pag maliit yung puhunan, malaki yung tutubuin nila. Ginagrab nila yung opportunity na yun that hindi nila alam, scammer naman siya. Although kasi nga, nagpapasa siya ng proof, ng valid ID, at ng picture with selfie ng ID. So, parang legit. Kasi wala nagko-complain eh. Wala, kahit na sasabihin niya, legit po, legit seller ako kahit check nyo. Kasi binablock niya na lahat yun na nai-scam niya. So, ako, nung malaman ko yon, lumabas po ako sa media, sa social media, nag-post ako sa Facebook account ko, at sa lahat ng group na pinasukan niya, is pinapasukan ko para mag-aware po sa mga tao na scammer to, wag kayong makipag-transaction dito dahil hindi babalik yung pera nyo. So, yung mga tao, nag-check nila ako, pero nagagalit pa rin sila sa akin. Sabi nila sa akin, ikaw yan eh, ikaw yan. So, nung time na yun na parang, bakit dinidenay? Bakit ano, kailangan nyo akong i-push? Eh, ginagawa ko yung lahat. Eh, naiyak na ako. Kasi, yung feeling na ako na nga yung nandito ako maharap sa kanila. Hindi lang naman para sa akin to eh. Yung para sa lahat ng tao na wala na silang maloko. Pero ako pa rin yung ginagawa nilang masama. Ako pa rin yung sinasabihan nila na ako pa rin yung manluloko, ako pa rin yung mga scam. Although naman, kung ako talaga yung tunay na scammer, hindi ako lalabas ng ganito. Hindi ako magpapakilala at patuloy akong tatago sa pangalan ng iba. Although, alam ko na hindi ko kayang i-please lahat ng tao, lalo na yung mga biktima. Kahit na anong pagpapaliwanag ko sa kanila, pudpud na yung daliri ko katatype na I'm not like that people. Kasi sila biktima sila eh. So, hindi ko sila mapapaniwala na hindi ako yan. Pero kung kayo, di ba, ako ito, naglilinis ako ng pangalan ko dahil ginamit nga ako, siguro naman hindi nyo isipin na scammer ako. Ang hirap. Kasi hindi ko masosolve tong case na to kasi wala talaga ako matrace kung sino. Ang gusto ko lang maging aware sa mga tao, huwag na kayo makipag-transaction sa kahit na anong transaction dito sa Facebook account na to. Kasi talagang tuwan-tuwa siya eh. Tuwan-tuwa siya, makapanloko ng tao. Sasabihin niya, payment first, kahit pipikapin mong payment first, pero after nun wala. Dahil totally walang taong ganun. Lahat ginamit niya, Union Bank, Paymaya. Ngayon sa Paymaya, sinasabi nila ako eh. Pero mali siya ng name eh. Kasi last na ginamit niya, parehas ko surname eh. Surname ko nung dalaga ako, surname ko ngayon married na ako. So walang ID na maglalabas ng ganong pangalan. Tapos ayun nga, eto, lumalabas ako para maging aware lang dun sa mga tao na tama na, huwag na kayo makipag-transact. Kasi matagal na to eh. Matagal na tong case na to. Although sabi nila na report na sa NBI, pero kung one or two lang, wala talaga. Wala talaga mangyayari. Kaya sana sa lahat ng nabiktima, makipagtulungan po kayo sa akin. Kasi ginagawa ko po lahat.
para makuli ko sila nasa likod nito. Ginagawa ko po lahat para malaman ko kung sino nasa likod nito, mapahuli ko. Kasi ayong ibang biktima, nananakot sila sa akin eh. Although alam nila, nandito ako sa Malaysia, sabi nila, kaya nila ako ipa-deport. Ganon. Kaya ako, talagang nag-worry din ako kasi by next year, uuwi ako. I don't know what happened. Baka sa immigration pa lang, i-hold na ako. Kasi hindi to ano to, hindi to little scammer lang eh. Ito yung ano, parang grupo sila, sindikato, kasi parang araw na lang may nagsisend sa akin na ma'am, na-scam din niya ako, 8,000, 10,000, so yung mga ganun, parang nakukumpute ko sa is less than 100,000 na I don't know kung marami pang nakatago na hindi lumalabas. So, mananawagan lang ako dun sa mga na-scam, makipag-cooperate kayo sa amin. Send proof para mas malakas kasi kung hindi ko ito magagawa na nandito ako sa ibang bansa, uuwi ako ng Pilipinas, ako mismo ang gagawa. Ako mismo pupunta ako sa krami, pupunta ako kahit saan para malinis lang to. Kasi tuntawa sila mga scam eh, kasi hindi sila yung nasisira, kundi ako. Everyday may nagbe-message sa akin, minumura ako, as in talagang kumamura nila ako, parang ako yung kumuha ng pera nila. Pero kahit sinko, wala naman talaga ako nang kukuha eh. Hindi ko sila mapiplease, karapatan nila yon, karapatan nila kung anong gagawin nila. Pero sana lang, huwag nyo naman po ako i-pressure. Ang hirap na pinagdadaanan namin dito sa ibang bansa. Naka-lockdown kami, hindi kami makaalis. Kung nakikita nyo sa post ko, may mga barbed wire na dadaanan. So, paano kami lalabas? Even pagbili ng pagkain namin, hindi kami makabili. Yun lang po. Maraming salamat. Sana po makipagtulungan kayo lahat sa amin.